sinabi pa sa akin, I had to do a biopsy of my liver pa. So doon ako, paano nangyari yun? Sabi ko, hindi naman po ako umiinom, no? Because, sabi ko, paano nangyari na? And then sabi sa akin, afternoon is going to be cirrhosis na. And apart from that, doc, also, because I was diabetic, hindi lang ako yung tipong diabetic na umiinom ng 1,000 milligram or 2,000 milligram of metformin, no? Ako po'y gumagamit ng 76 units of insulin. Araw-araw po yun, yep. No? Grabe po lang diabetes niyo. Ang dami po, opo. So kasama doon, apart from the 76 units, meron pa po tayong 2,000 milligrams of metformin XR. Meron pa po tayong, dahil nga po nagkaroon ako ng stable angina, I was advised to take carvedilol. Tapos meron pa rin po tayong Indore, rusuvastatin, and dami po, aspirin. And then sabi pa ng doctor ko noon, dagdagan pa natin, and apart from your 76 na Flexpen, dagdagan pa natin ang another units ng Victoza. So pag ang dami na noon, no, Victoza is, sabi ko, magkano ba yun? Parang 4,000 per ano yata yung Victoza, napakamahal ng mga gamot. So yung nag-start ako na parang sabi ko, parang ito na ba yung magiging life ko for ano, wala pa po akong 40s at that time, no? Sabi ko, ito na ba ang magiging life ko for the rest of ano, ang daming maintenance po na medicine, padagdag ng padagdag, and then sasabihin ka pa na mayroon kang liver fibrosis na malapit na, isang ano na lang, mapupunta ka na dun sa cirrhosis.